po ang lahat. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakuniyat, hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Magtipo na tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nagkakatipon tayo ngayon sa dambana ng Poong Nazareno upang ialay ang Eukaristiyang ito bilang ating pasasalamat sa Kanya at ang paghingi ng mga biyaya na ating kinakailangan sa ating sarili, sa ating mga pamilya, at para rin po sa iba. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ginawa ni Moises ang lahat ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tuntungan nito, itinayo ang mga bastidor, isinuot sa mga argolya ang mga trabisanyo, at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng lona ang ibabaw nito at inatipan, tulad ng utos ng Panginoon. Isinilid niya sa kaban ang mga tapyas na batong
kinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ng Panginoon. Nang mayari ang tabernakulo, nabalot ito ng ulap at napuspos ng kaningningan ng Panginoon. Hindi makapasok si Moises pagkat nanatili ang ulap at napuspos nga ito ng kalwalhatian ng Panginoon. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw ang ulap ng kapangyarihan ng Panginoon ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi namay ang haliging apoy. Ito'y nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong, sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayay nagpupugad, maging ibong layang laya, sa templo mo'y nagagalak, may inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan. At palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Habang lumalakad, lalo mo nga silang palakasin. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw, na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Tumayo na po ang lahat. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagkapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno, ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipo nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy, mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinagang ito, siya'y umalis doon. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Mga kapatid, pagnilayan po muna natin ang unang pagbasa mula sa libro ng Exodo. Alam niyo ba na sa loob ng 40 taon, 40 years, galing sa Ehipto ay papunta ang mga Israelita sa Kanaan na yun ang promised land para sa kanila. At sa loob ng 40 taon, si Moises ay gumawa ng isang tolda na ang tawag ay tabernakulo. Actually po, ito ay isa lang na tent. Ano ang loob ng nasa loob ng tent na ito? Ang tinatawag nating kaban ng tipan. Ang kaban ng tipan ay isang maliit na kahon ng kahoy. Subalit ito ay pininturahan na gold at may apat na kahoy kung saan ito ay dinadala ng 4 na tao. Sa ibabaw ng kaban ay merong 2 anghel na nakaupo. Sa loob ng kaban ay nandadyan po ang 2 tablets ng 10 Commandments. Kaya kahit na saan sila pumunta, nangunguna ang tabernakulong ito. Subalit kinakailangan na magpahinga din sila. At nakita natin sa unang pagbasa na pag sila ay naglalakbay sa araw, kasama nila ang isang ang Diyos sa pamamagitan ng clouds. Merong cloud na nangunguna sa kanila. Subalit sa gabi, ang ulap na ito ay napapalitan ng ilaw. Ang ilaw na ito sa gabi at ang ulap na ito sa araw ay mga tanda ng presensya ng Diyos na kasama nila ang Diyos sa kanilang paglalakbay. Alam niyo po ba na noong kapanahon ni Jesus, ang templo na siyang pinakamalaking edifisyo noon na sa buong mundo, ang pinakapuso ng templo ng Jerusalem ay ang tinatawag na Holy of Holies. Isa itong kwarto na nasa gitna ng templo at sa loob ng Holy of Holies, ang tinatawag nilang pinakabanal ay yung kaban. At yung kaban naman, ando doon din yung Ten Commandments.
kahit na noong kapanahunan ni Jesus. Alam niyo ba, mga kapatid, itong kaba na ito sa presenteng panahon? Ito po siya, oh. Yung Blessed Sacrament, yan ang kaban natin. Yan ang bahay ng tunay na Diyos. Kaya sa mga simbahan nating Katoliko, meron tayong tabernacle, Blessed Sacrament, at makikita natin may ilaw sapagkat tanda yan na andyan dyan sa loob si Jesus ang ating Diyos. Subalit, para sa atin, tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko, hindi lang nananahan si Jesus dyan sa Blessed Sacrament. Sabi ni San Pablo sa kanyang mga sulat, tayo ang mga bagong templo ng Diyos. Kung tayo ang templo ng Diyos, nananahan pala sa atin ang banal na Diyos. Kaya tayo, mga puso natin, ang bagong kaban ng Diyos. Akala kasi na ng mga Israelita, si Jesus ay, o ang Diyos ay napapaloob lang doon sa kaban na nirepresenta ng Ten Commandments. Pero nung bumagsak ang templo, noong 70 AD, ay nawala ang kaban. Nawala ang Ten Commandments at hindi natin alam kung nasa saan na yan. Sapagkat may bago ng presensya ang Diyos sa atin ngayon. At yon ay walang iba kundi si Jesus, andyan po sa Blessed Sacrament natin sa lahat ng simbahan na Katoliko. Siguro mga kapatid, ito ang pagkakaiba natin sa ibang mga simbahan o mga lugar ng iba-ibang mga sekta. Wala silang Blessed Sacrament. Tayo lang po. Sapagkat alam natin na nasa gitna natin ang Diyos nananahan sa atin. Pero sabi ko nga kanina, hindi lang siya limited dyan sa Blessed Sacrament, kundi tayo ngayon ang bagong kaban ng Diyos. Kaya sa mga pagkakataon po na nahihirapan tayo at hinahanap natin ang Diyos, yung nahihirapan tayo na pumunta sa isang simbahan katulad nito, ay damahin natin ang presensya ng Diyos dyan mismo sa ating dibdib. Minsan hinahanap natin ang Diyos, Panginoon, nasan po ba kayo? Hindi natin alam, ang Diyos ay nasa puso natin sapagkat tayo ngayon ang mga bagong kaban ng Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, tumugon tayo ng may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok at sa kanyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan, naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao, naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkos mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkos palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo.
Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Mga kapatid, alalahanin po natin sa ating panalangin ang mga kapatid natin sa buong Pilipinas, lalong-lalo na ang mga nasa norte na ngayon ay nagdadanas ng hirap at kapigatian dahil po sa baha. Pati na rin yung mga namatay dahil sa paglubog ng isang bangka. Idalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Sa ilalim ng ating mga puso, halina po, dasalin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Ang lahat ng ito, Ama, hinihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming ginaganap sa aming dambaan, sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito
ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawon po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa inyo ang tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa inyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sa bawat isa sa amin ngayon, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo." Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay na po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob niyo po sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang buhay na Diyos sa harapan natin. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba.
sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluan po namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-aalay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kanina po pinaliwanag ko sa inyo sa ating homilya ang tungkol sa tabernakulo na presensya ng ating poong Diyos, si Jesus. Kaya naman po, sana po sa susunod na pagpasok ninyo sa anumang simbahan na Katoliko, huwag muna yung mga imahen ang tunan natin ng pansin. Magpugay muna ka tayo sa Blessed Sacrament. Kasi totoo, andyan ang poong Nazareno sa harapan natin, pero napakahalaga ng Blessed Sacrament. Kasi dyan talaga yan ang bahay ng ating Panginoon. Kaya sana po, sa susunod na pagsisimba ninyo, ang unang pagpupugayan natin, pagbibigay ng galang natin ay bago sa lahat, sa Blessed Sacrament po muna tayo. Ilagay po ninyo ang inyong kanang kamay sa anong bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng pagaling at paghilom, lalong-lalo na po yung mga may sakit po sa inyo. Mag-pray over ako sa inyo ngayon. Mapagmahal naming Ama, tinipon mo po kami ngayon sa dambana ng iyong anak, ang poong Nazareno. Kami po ay nananalangin sa presensya ng Espiritu Santo na hipuin ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang mga may sakit at may karamdaman. Inihiling naman ito sa pangalan ni Jesus, ang poong Nazareno. Amen. Amen. Sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina ni Beren Maria, pagpalaing kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po tayo, tayo ang mga banal na kaban ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mabuhay po kayo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.